isa sa mga pwede natin gawin sa ating farm para ma-manage ang population ng rice bug o yung atangya ay ang paggawa ng mga attractants. So ang rice bug is na-attract sila sa baho ng ihi, ng pawis o yung mga nabubulok na bagay gaya ng isda, karne or dinurog na kohol. So ito nakikita nyo sa video, isa itong diaper. Ito yung isa sa mga ginagamit namin na attractants. Ito po yung diaper ng isang 1-year-old na bata. Ang laman lang po nito isa ihi. Pinag-ihihan po ito, wala po itong kasamang pupo. So nilalagay namin sa stick at yung nilalagay namin sa mga area sa farm na maraming rice bug. So yung atangya o yung rice bug is na-attract siya sa diaper dahil mabaho yung diaper. So isa to sa pwede nyo gawin sa yung farm para mamanage siya ang population ng rice bug. At ito yung makikita nyo naman na wala pa itong 5 minutes mula ng pagkalagay ko sa diaper at ang dami ng mga atangya na dumapo. At mapapansin nyo rin na marami pa rin mga atangya na lumilipad mula doon sa palibot sa palayan papunta dito sa nilagay natin na diaper. So ganyan siya effective. So anong advantage nito? Sa halip na yung mga rice bug is doon mamiminsala sa ating palay, sisip-sip doon sa ating palay, lilipat sila dito sa attractants. So dito sila magkukumpulan. So mababawasan yung damage na magagawa nila sa ating palay. At number 2, nababawasan yung application ng insecticides. Kasi yung rice bug is hindi na sila doon nagkukumpulan sa palay. At least pwede natin ma-reduce ang frequency ng application ng insecticides. So yun yung kagandahan ng may attractants. Hindi naman necessary talaga na maglagay tayo ng attractants. Ito, ginagawa lang namin to pag mataas talaga ang population ng rice bug. So kagaya nito, yung farm namin is nahuli na sa flowering, yung mga palayan sa palibot is naani na. So yung mga rice bug is as expected is lilipat na yan dito sa big farm. Pwede rin nyo itong gawin sa farm nyo if may malapit sa damuhan, may boundary kayo na damuhan. Kasi itong rice bug, ginagawa nilang breeding ground yung damuhan. So doon sila magpaparami at lilipat sila dito sa ating palayan. So pag lalagyan natin ng diaper doon, at least hindi sila diretso sa ating palay, but doon sila magkukumpulan sa attractants. So ito, marami tayong nilagay ng mga diaper dito na sa mga 30 kasi mataas nga ang population ng rice bug. So aside sa diaper, marami tayong pwedeng gawing attractants. Isa na dyan ang dinurog na kohol. May farmer dito sa amin na ginagamit na attractant is ang dinurog na kohol. So kinukulekta niya yung kohol, dinudurog at tilalagay niya sa net, at yun yung kanyang mga sinasapit doon sa mga sticks. So very effective din at ginagawa na niya for 2 croppings. So isa yun sa pwede niyong option. Isa pa sa pwede rin yung gawing attractants is yung mismong ihi. Kagaya ng nakikita nyo, ito'y empty na lalagyan ng cook at binutasan lang natin tapos nilagyan natin ng ihi. So pwede yung ihi ng tao or ihi ng hayop. So yun yung mga nilalagay natin sa farm kung saan may maraming rice bug. Mas maraming rice bug, mas maraming attractants ang kailangan natin gawin. So ito may binutasan natin tapos nilagyan natin ng ihi at makikita nyo na marami ng rice bug ang nalunod. Kasi nga na-attract sila dito, pumapasok sila at nalunod sila doon sa nilagay natin na ihi. So ganyan siya ka-effective. So yung attractants mismo is nakakapatay siya ng rice bug. Ito, ililigpit rin naman natin to after ng anihan, itong diaper at itong mga plastics na nilagay natin sa farm. So, kapis na namin ginagawa at very effective. Makakabawas po tayo sa gasto sa insecticides at mababawasan ninyong damage na ginagawa ng mga rice bugs or atangya. So yan, mga rice bugs na yan na nalunod. So yun lang po. Sana po may mga natutunan kayo sa video na to.